Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Bullet. Yung time wala dito sa ating video reaction na sa ating news reaction. Na kung saan nandito tayo sa Philippines Trending News, subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, kakapasok lang PBBM buong mundo, naka-alarma na pinulbos ang China, di atrasan, West Philippine Sea, Binawi, Pinas, USA. At yun, bago lahat, ito yung ating reaction video lamang. Ang anuman sa masalaraon dito, bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Sa iba pa mga balita, nagpaabot ng pagkikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ng dalawang Filipino seafarers na nasawi dahil sa pag-atake ng rebeldeng Houthi sa kanilang barko habang naglalakbay ito sa Red Sea sa Gulf of Aden. Sinabi na siniguro naman ng punong ekotibo na ginagawa na ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat para maiwi nga itong labi ng dalawang Pinoy seafarers sa naturang bansa o dito sa ating bansa. Iniulat din ng Pangulong Marcos itong 13 surviving Filipino seafarers na ligtas na at kasalukuyan nga itong nasa Djibouti at tinutulungan ng Philippine Embassy nga sa Cairo upang iligtas, makauwi ang mga ito pabalik ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Samantala, inaasahan na rin ng Pangulo ito namang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Officer Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ang Department of Health na magbigay ng kaukulang tulong sa mga apektadong seafarers at maging sa kanilang mga pamilya. Inatasan din ng Presidente ang Department of Social Welfare and Development at tulungan ang mga biktima. Ang Barbados flag boat carrier MV True Confidence ay patungo nga sana sa Jeddah at Agaba mula China na may dalang steel products at mga trucks o trucks ng sila ay atakihin nga ng Houthi rebels. Nasa 15 mga Pilipino crew members ang sakay ng nasabing merchant vessels. Nakiusap si Pangulong Marcos na tapusin na itong gera at irespeto ang principle na freedom of navigation. Binigyan din ng punong ekotibo na fully committed ang gobyerno na siguraduhin ang kaligtasan at kapakanan ng mga Filipino seafarers at overseas Philippine workers na apektado sa nasabing rehiyon. Samantala, nagpahayag ng kahandaang lumaban nga itong mayorya ng mga Pilipino sakaling sumiklab itong sigalot sa dayuhang kalaban batayan sa isinagawang survey ng Okta Research. Batay sa tugon ng masa survey na kinumisyon nga ng Armed Forces of the Philippines noong Disyembre ng nakaraang taon, sa 1,200 na respondents, lumalabas na 77% o 3 mula sa 4 na Pilipino ang handang lumaban para sa ating bansa. Sa Mindanao, ang may pinakamataas na bilang nasa 84%, habang pinakamababa naman sa Visayas na nasa 62%. Pagdating naman sa rehiyon, ang mga respondents na sa Davao Region at Caraga ang nanguna naman sa nasa 96% at sinundan nito ng Soksarjen na nasa 95%. Mas maraming nasa Hustunggulang na Pilipino sa urban area, so 80% yan ang handang lumaban kumpara sa mga nasa Kanayunan o Katumbasyan ng 73%. Bagamat mayorya ng parehong lalaki at babaeng Pilipinong respondent ay positibong tumugon, mas madami sa mga lalaki ang handang ipaglaban ng bansa kaysa sa mga kababaihan na mayroong 72%. Isinagawa ang naturang survey noong Disyembre at Jes hanggang 14 ng nakaraang taon matapos ang pamubumbanga ng tubig ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na patungo noon sa Scarborough Shoal. Sa sumunod na araw, Disyembre at Gisa, binombahan ng CCG o China Coast Guard ang barko ng Pilipinas habang nagsagawa nga ng regular rotation at resupply mission dyan sa may bahagi ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Lula noon si Armed Forces of the Philippine Chief General Romeo Browner Jr. na isa sa mga naisa sa resupply boat na UNISA May 1 na binangga nga ng barko ng China Coast Guard. Okay, eto na, pag-usapan po natin itong tumitindi ng banggaan po ng Pilipinas at China na tila baga posible pong humantong sa mas malalang sitwasyon, digmaan or ano ba? Ito ang balita ngayon mga sangkay, hindi daw po aatrasan. Hindi aatrasan ng Pilipinas ng puwersa ng ating bansa itong ginagawa ngayon ng China. Nananakit na po ang China eh. Diba? So, ngayon ito yung balita mga sangkay, tingnan po natin. Okay naman yung mga tropa, pagdating dito, nilang namin sa hospital, chineck up sila. Okay, yung tinutukoy niya yung mga tropa, mga sangkay na nasaktan sa ginawa po ng China. Yung isang sugat, medyo malalim kaya tinahe, pero yung iba naman, dressing and bandage lang, okay na sila. Good, fit to go back to work, walang problema. Okay, so, nakaraan, mga sangkay, nagkaroon nga po ng isang malaking banggaan, okay? At itong China,
mas lalo pong tumitindi ngayon ang kanilang ginagawa sa Pilipinas. Talagang ginigit-git na po nila ang mga Pilipinong nagbabantay doon sa West Philippine Sea. Ultimo yung mga nagpapatrolya o naghahatid mga sangkay ng mga supply sa ating mga tropa, eh kanila na pong hinaharas ngayon. So hindi na po ito magandang tingnan. At mismo ang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos ay nag-aalala na maging yung mga kaalyadong bansa ng Pilipinas kagaya ng France ay nagsalita na rin po laban sa China. Naghahanda na ulit ang mga tauhan ng Philippine Navy para sumabak sa panibagong resupply mission na ihahanda ng pamahalaan para muling maghatid ang mga pagkain at iba pang gagamitan sa mga sundalo na nasa BRP Sierra Madre sa Yuen Shule. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos, ang hepe ng Western Command, tuloy ang kanilang resupply mission dahil isa ito sa mga utos ng Pangulo. Tuloy! So hindi po sila magpapaantala mga sangkay sa ginawa po ng China. Kasi ang tingin ko talaga dito, kaya ginagawa ito ng China para po sindakin tayo. Talagang gusto nilang iparamdam sa atin na mas nakalalamang sila pagdating sa puwersa dyan sa West Philippine Sea. Yun po yung kanilang ginagawa. At syempre bilang Pilipino, hindi naman po pwede mga sangkay na magpapadaig tayo sa ginagawa ng China. Kailangan po mag-take ng action dito ang Pilipinas against Chinese vessels or mga coast guard nila na nagkalat dyan sa ating teritoryo. Sinisigurado namin na hindi titigil ang pagdating ng kailangang mga pagkain, tubig, fuel, and other basic necessities dun sa mga tropa. Kasi ang order sa atin ng Pangulo is we stay there, BRP Sierra Madre, must stay, will stay. So yun, dun, yun daw po ang utos sa kanila ng Presidente ng Pilipinas. Okay, yung BRP Sierra. Yun po yung inahatiran po mga sangkay na mga supply. Pagkain o kung ano-ano pa mga sangkay na supply doon. Doon dinadala. Kasi yun po yung natitira nating ano eh. Kumbaga, kahit pa paano hindi po tayo mapasok-pasok o napasok naman pala talaga tayo ng China. I mean, hindi po makukuha ng China dahil po doon. So, ngayon ang China nanggigipit. Talagang pinapakitaan po tayo ng angas nito mga Chinese. Yung shawl, di yun naalisin. Dagdag pa nito na maraming opsyon sa mga gagamiting bangka sa pagsasagawa ng resupply mission. Kung sakaling magkakaroon ng problema, ang kasalukuyang supply boat na ginagamit ng bansa, tiniyak ng buong Westcom na handa ang kanilang puwersa na tumalima sa ipag-uutos si Pangulong Marcos Jr. Handa ang kanilang puwersa na tumalima, na sumunod sa kung ano man iuutos ng Pangulo ng Pilipinas. Medyo ano to ha, critical situation. Tumitindi po ang aksyon at aktibidad ng China ngayon. At ang Pilipinas, yung puwersa ng ating bansa, ready sa anumang utos ng Commander-in-Chief. So ang tanong ko sa inyo mga sangkay, just in case magkakaroon po ng digmaan ang Pilipinas at China, ready ba tayong humarap? Makasama sa digmaan na ito, kasama po ang inyong mga anak? Kasi, doon ito pupunta mga sangkay. Kung hindi po ito maayos sa isang maayos na usapan, mapayapang usapan, then, alam nyo na, mga sangkay, ang susunod na mangyayari. Di ba? Yun lang naman mga sangkay. Kaya, ito ngayon, itong stage, yung situation ngayon ng Pilipinas at China, nasa ano, delikadong situation na any moment pwedeng mangyari itong digmaan. Backup po natin ang Amerika, pero alam nyo mga sangkay, asahan na po natin na kapag nangyari itong banggaan ng Pilipinas at China na magkaroon ng digmaan, hahantong na po ito. Ito na po yung magiging official na araw ng World War 3 kapag nangyari yan. Handa ba tayo dyan lahat mga sangkay na harapin ang ganung klaseng situation? Ang China ngayon daw ay naghanda na ng napakalaking pera, pondo para po sa kanilang militar. So bakit? Bakit nila ito ginagawa? Meron ba silang plano na lumusob sa Taiwan, sa Pilipinas, so invade ang
bansa na gusto nilang sakupin. Grabe. Naprotektaan ang soberanya ng Pilipinas. Bagamat nasugatan ang apat na personnel ng Navy, ipagpapatuloy pa rin ng mga ito ang kanilang trabaho upang magbantay sa teritoryo ng ating bansa. Mula din... Okay, so hindi matitinag, magpapatuloy ang pagbabantay at hindi magpapatalo ang Pilipinas sa ginagawa nitong China. So nakahanda daw po ang puwersang militar kung anuman ang iuutos ng Pangulo. Yun ang kanilang susundin. At handa din po sila sa anumang klaseng digmaan na paparating. Well, kilala din naman po natin ang mga Pilipino, no? Kahit anong digmaan yan, hindi yan tumatalikod. Kaya nga lang, ngayon mga sangkay, ibang situation to. Nuclear war po ito kapag nangyari. Wala po tayong nuclear, di ba? Kung magaganap man ito, mangyayari ito, ano bang... Mga ilang nuklear lang ba ang papasok sa atin? Mga tatlo ba? Apat? Mawawasak ng Pilipinas? Ay nako. Kaya nga lang mga sangka, hindi rin pwede natin pabayaan itong ating teritoryo. Yan po yung ano natin. Yan po yung responsibilidad natin bilang Pilipino that we have to protect our land, our territory, ang soberanya ng Pilipinas sa kahit na sinong lahi. Lambira. So, medyo critical po talaga ang stage na to. Pero kung papasok man tayo sa ikatlong digmaan pandigdigan, wala na po tayo magagawa dyan. Biblical din naman lahat ng yan eh. War, rumors of wars, nation against nation. Diba? Nasa Bible po yan mga sangkay. Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Nahanda daw ang puwersa ng Pilipinas kung sakaling papasok sa digmaan itong ating bansa? Comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. At yan nga mga kabalita natin yung ilang patungkol ng mga pahayagat balita dyan. Kung saan ito nga, no, PBBM nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng dalawang Pinoy seafarer na nasawi nga sa pag-atake ng Houthi nga mga kabalita natin. At ito pa nga mga kabalita natin, no, mayurian ng mga Pilipino na handang lumaban para sa Pilipinas sakaling sumiklab ang sigalot, no, sa dayuhang kalaban. Ito yung naging Okta survey nga na kung saan talagang buong nga puwersa na handa nga ilaban, no, talagang handang makipagbakbakan yung ating mga kababayan, no, yung mga Pilipino, no, para ipagtanggol yung ating bansa nga na halos sa 70% nga na talagang handa nga itong ipaglaban at hindi nga, no, ipakubkub o ipakuha nga sa mga Chekwang to o sa China na kahit maging tayo talagang handa tayo, no, sa ano't ano pa mga pwedeng mangyari kung nga kinakailangan ipaglaban yung ating bansa Talagang gagawin at gagawin natin mga kabalita natin dahil hindi pwede na talagang tayo na lamang sakupin na talagang kunin yung mga pag-aari nga ng Pilipinas nga, no, mga kabalita natin na kung saan talagang marami sa mga Pinoy ang talagang handa itong ipaglaban. Kabilang na rito syempre yung mga kababaihan na handa rin lumaban, no, na ito nga ang tila nga ba talagang nagiging survey ukol nga, no, sa tila nga ba harapan, no, talagang pakikipaglaban, no, para sa ating bansa o handa talaga nga mag-alay ng kanya-kanyang buhay, no, at talaga nga mapanatili lamang yung ating mga teritoryo at syempre yung ating pagka-Pilipino laban sa mga mananakop na banyaga katulad na lamang nitong mga Chekwang to ng China nga. At dito pa nga mga kabalita natin yung talagang naging galaw ng mga Chekwang to ng China na talagang nakakabahala at hindi na nga kaaya-aya at talagang pati yung ating Pangulo, ito ya hindi na nagugustuhan. At ito nga ang tila nga ba hindi malabong labanan nga o talagang hindi malayo nga magkaroon na nga ng digmaan, no, sa pagitan nga ng ating bansa o dito nga, no, sa China na wag naman sana dahil talagang wala namang gusto ng digmaan na to. Subalit nga talagang patuloy nga kinakamkam o kinukuha nga yung ating teritoryo na hindi naman pa pwede na ganito nga yung gawin ng mga Chekwang to ng China na basta lamang kunin yung ating mga nasasakupan o ari-arian nga ng Pilipinas. At ito nga, ang tila nga ba, no, nagiging hindi maganda nga, nagiging tugon ng mga Chekwang to ng China na kung saan talagang kinakasugat na, talagang nga nasasaktan na yung ating mga hukbo o yung ating mga tagapaglayag o tagapagbantay natin dito nga sa karagatan na talagang tinatamaan, no, yung mga Navy natin na talagang ito yung natatamo o talagang ito yung talagang nagiging biktima yung talagang mga maling aksyon nga ng mga Chekwang to ng China. Na ito nga yung tila nga ba naging dating sa
ginawang pangbangga o talagang pagbubuga nga ng tubig o talagang pambubomba nitong mga chekwang to ng China na halos nga masaktan na talagang nagagalusan na o talagang tila nga ba nagkakaroon na ng pisikalan dito nga no, sa tila nga ba ginagawa nga ng mga chekwang to ng China. Na ngayon nga tila nga ba no, isinasaad na talagang handang pumalag o handang lumaban yung ating bansa dito nga sa mga chekwang to sa China. Na talagang ito yung paninindigan din ng ating Pangulo na talagang walang ipakukubkub o ipakukuhang teritoryo. Kaya sinusunod ngayon ng ating mga kasundaluhan yung tila nga ba utos o talagang tila nga ba yung nais ng ating Pangulo, yung ating mga hukbong na talaga dito no, sa West Philippines, ipatuloy ito nga, ipatutupad. At ito nga, no, kagagaling lang sa tila nga ba pangaharas ng mga chekwang to, agad-agad nga lalarga upang sa panibagong misyon muli na makapaghatid at talagang makapagdala muli ng supply nga no, sa ating kasundaluhan dyan nga no, sa BRP Sierra Madre. Na talagang hindi kinakatakutan o talagang hindi nga iniinda ang anot ano pa mga hamon o tila nga ba mga banta o mga pakay o anumang gawin ng mga chekwang to ng China no, sa ating mga barko o sa ating mga supply ship talagang ipatuloy pa rin ipapakita, talagang patuloy ipaninindigan sa mga chekwang to na wala silang karapatan na talagang makuha yung ating teritoryo at patuloy nga papalagan at patuloy nga talagang hindi no, iindahin lahat ng mga hakbang o galaw ng mga chekwang to ng China. Na ito nga tila nga ba naging delikado yung kalagayan ng ating mga hukbo o yung ating hanay rito no, sa patuloy na pagsaling no, sa mga nais ng mga chekwang to ng China. Na patuloy nga talagang handang depensahan no, handang ang labanan ng ating bansa kahit umabot nga sa talagang pagitan nga ng labanan o talagang durugan dito no, sa karagatan o yung ating bansa pumasok nga no, sa digmaan. Talagang hindi aatras ha, talagang ipatuloy maninindigan ng mga Pilipino o yung ating mga kasundaluhan o yung ating mga hukbo na talagang hindi nga no, papatinag sa mga chekwang to sa China na ito nga tinatawag na handang mamatay no, para sa ating bayan. At yung iba pang mapatungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo, kailan lang ba alam magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, tumulang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.